Lahat po yan nasisira o kadalasan nasisira. Araw po. Familiar na po ba kayo rito sa parts ng under chassis natin? O yung mga pangilalim natin, kung tawagin natin yung pangilalim. O yung common na madalas natin makita na nasisira. Familiar na po ba kayo sa kanila? At kung ano yung trabaho nila. So, ngayon po, ituturo ko sa inyo yun sa... Ito. May mga sample ako dyan. Ituturo ko po sa inyo yan. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung trabaho nila. Kung bakit sila nasisira. Okay? So, yun po. Kung bago pa lang po kayo sa video na to, pwede po pa-subscribe na lang po sa channel ko. Ito, click nyo na lang din po yung notification bell para lagi kayong updated. Yung content ko po about automotive po ito. Tungkol sa mga kotse nyo, yung mga dapat nyo malaman, hindi dapat malaman, dapat gawin, dapat hindi dapat gawin. Tapos, yun, mga familiarization po about sasakyan nyo. So, yun po, pa-subscribe na lang po. So, yun po, advance na maraming salamat. Tapos, balik po tayo rito, okay? Unang-una po, dito po tayo. Ito. Ito po yung tinatawag na rock end. Ayan. Meron na po akong in-upload na video para lalo nyo maintindihan kung anong pagpapalit nito. Ito, ang trabaho nito, nasa dulo po ito eh. Trabaho ito, pinakadulo ng rack and pinion nyo, okay? Para lalo nyo maintindihan, yung steering ninyo, ito po yung dulo. Okay, ito yung dulo ng steering nyo. Ang trabaho po nyan, siya yung nagtutulak, gumaganon. Paano po nasisira yan? Pag nasisira yan, ganito. Hindi dapat, wala pong play pag gano'n yan. Okay? Kung bakit po nasisira ito, may in-upload akong video. Yun, panoorin nyo na lang po yun. Hanapin nyo na lang po. Ayan. Ito yung kumakapit doon sa steering ninyo. Papunta rin sa dulo, sa tie rod. Okay? Ito po yung tinatawag na rock end. Ayan. Ayan po yung itsura nyo. Ayan. Kaya rock end dyan, pangalan niya rock end kasi dulo siya ng rock and pinion. So rock end, okay? Pagdating naman po dyan, meron naman po tinatawag na tie rod. Ito. Oh, yung iba, oh, familiar na rito sa tie rod ito. Laging nasira ito eh. Yan dalawa na eh, laging nasira yan. Ayan, ayan po yung dulo niya. Nakakabit niya yan dyan. Tie rod, okay? Ito naman po yung nakakabit. Ito naman po yung nakakabit dun sa knuckle arm ninyo. Para makontrol niya yung manubela, para maka-steer kayo, makaligo kayo. Ito yung nagko-control naman. Kung paano po masira, same lang po ito kasi pansinin niyo yung loob niya. Pansinin niyo, ayan o. May bilog. Ayan, may bilog yan sa ilalim. Ang ikot niya, dapat yan, hindi na rin umaangat. Okay? Kaya pag umaangat yan na ganyan, sira na ho yan. Yung iba ho kasi pinapakita ganon. Normal ho yun. Naiikot ho talaga yan. Naiikot yan eh. Kasi bilog nga yung dulo niyan. Ngayon, paano po masira yan? Ganito, taas-baba. Pag kinalog yung taas-baba, doon yung masira yan. Okay? Yun ang masasabi natin, sira na yung tie rod. Again po, ito. Yan yung tsura niya, tie rod. Ayun. So, sunod po tayo rin sa... Ito po, ball joint. Ito naman, ball joint. Okay, tatlo tornilyo nyan. Meron pong upper tsaka lower ball joint. Okay, pare-pareho lang naman itsura. Tapos yung iba, pinipress bago mapalitan. Ito, may mga tornilyo. Hindi kailangan i-press. Tanggal na ng tornilyo, mapapalitan na natin. I-upload po ako ng video. Yun, hanapin nyo paano magpalit. Ayan. Yan yung itsura ng ball joint. As a pivot po ito. Ang trabaho niya na ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang 'o 'yan. Ganyan-ganyan lang trabaho niya. Okay? Eh kung pati ang ano niyan, pareho rin po ng same ng rack and saka tie rod. Pagpaangat na 'o 'yung galaw niyan, sira na 'o 'yon. Okay? Paano po ba natin maiiwasan na hindi masira agad? Yung iba 'ong sasakyan, mayroong fittings 'yan, ayun oh. Yung iba po wala assembly. Ayan. Pagdarasahan nyo lang po ito once a month. Okay? So, ayun.
Ito po yung ball joint. Nakasa pivot siya, tapos paano siya masira, paangat, baba. Okay? Kaya trabaho niya, pag ganyan-ganyan lang siya. Nakakonect ito sa ano nyo, sa knuckle arm ninyo para umikot din yung sakyan. Paano nyo po malalaman na sira ito? Ito, paano nyo malalaman na sira? Nalagatok po ito. Tapos minsan, pag umiikot, lumalangit-ngit. Okay? So, pa yun, pa-check nyo po agad sa technician nyo. Pare-pareho po yan. Tire rod, rack end. Pare-pareho po nalagatok yan. Okay? So, dito na po tayo. So, dito naman po tayo sa suspension bushing naman tayo. Ito po, nakakabit sa suspension arm natin. Ano po yung yung suspension arm po, siya yung nakakapit doon sa chassis nyo papunta rin sa knuckle arm. So, yun yung umahawak doon sa knuckle arm ninyo. Okay? At tawag po doon, suspension arm. Yung suspension arm po, may mga bushing yan. May tinatawag na small tsaka big. Ito po yung mga small. Ayan, mga itsura ng small. Yung big naman, no, malaki. Ito, dali yung makita. Ayan, bilog lang. Tapos, may malaki butas. Big. Tsaka malaki. Ayan. Ayan po. Yung iba, oh, pinipress yan. Bago matanggal, press in, press out. Yun, may upload din pa akong video para maintindihan niyo, hanapin nyo na lang po yun. Nag-press in, press out ako ng bushing. Okay? Ayun, inaano lang po siya. Yung itsura po ng suspension arm natin, ganito. Yung iba, oh, payo. Yung iba, may upper. May upper na suspension arm. Ito po yung ball joint. Yung ball joint. Ito po, yung payo, puro ganyan itsura niyan. Wala pong small tsaka big yun. Yung ganyan, kadalasan Toyota, Fortuner, sa Innova, Nissan, yung mga modelo ngayon, ganun na yung bushing nila. Okay? Ganyan po itsura niyan. Yung isa naman, no, may pag ganito po yung arm, may upper tsaka lower yan. Okay? Payo, o kaya pasi. May upper tsaka lower yan. Ayun po yung, ito yung knuckle arm nyo, nakakapit dito yung knuckle arm. Ito yung nakakapit sa chassis. Okay? Ito naman po yung isa. Pa-L, parang pa-L. Ito. Ganyan, ganyan itsura nyan. Ito yung ball joint. Yan, ganyan po itsura. Pasensya na po kayo, wala po akong ano, wala po akong sample ng suspension arm kasi hindi naman po talaga nasisira yun. Bushing lang talaga pinapalitan. O kaya yung iba naman, puro assembly naman pinapalitan. Pero, bihira sa sakyan po yung ganun. Okay? So, balik po tayo rito. So, yun po. Yun po yung ano, suspension bushing. Pag nasira naman po ang suspension bushing, ano po ba yung nararamdaman natin? Ano naririnig natin? Unang-una, pag sirang-sira na yung suspension bushing, pag kumipreno kayo, lumalabog dyan. Pog! Ganun po yan. Kumipreno kayo bigla, parang may tok. Ganun yung tunog niya. Tapos, pag nalulubak kayo, langit-ngit, ngit-ngit, ganun po yung problema niyan. Tapos, lagabog din, pag, gumagano naman po yun, yung sira, yung suspension bushing natin, okay? So, yun, pag nakaramdam po kayo nun, may idea na kayo kahit papano, pero mas may napacheck nyo pa rin po sa mekaniko, okay? So, next po tayo, next. Ito naman po, ito. Ayan, ayan po, stabilizer link. Ano po ba trabaho nito? Ayan, ini-stabilizer niya. Ini-stabilize niya yung ano niya, yung sasakyan. Para pag nag-turn kayo, nag-sway kayo, hindi masobrahan yung liko niyo. Ganun, ganun yung trabaho niya. Ayan, ito sirang-sira na. Tingnan niyo, pareho lang siya ng tie rod. Itsura ng tie rod tsaka rakin. Ayan, yung dulo. Bilog rin siya. Sa ball joint, pareho lang din. No, sa pivot din. Pero ito, pag ganun din, pag nasira, pag gumaganon-ganon, nasira na ito. Tapos, pag narinig nyo nito, lalo sa mga pedestrian, tak-tak-tak-tak-tak, ganun po yung tunog nito. Okay? Pag nasira, pag nakarinig po kayong ganun, posible na stabilizer link. Next po tayo, okay? Ito po yung stabilizer link. Ayan. Yung iba, oh, bushing na lang. Yung iba, bushing na lang, hindi na ganito itsura. Bushing lang, parang may isang mababakal, tapos may nakapasok na bushing. Ayun lang yung stabilizer link nila. Bihirang-bihira akong masira yun. Ito kalimitan, talaga ito nalagatok talaga to. Okay? Ito lang ito po, suspension bar bushing naman. Yung stabilizer bar natin, suspension stabilizer bar,
meron naman bushing po yan. Ayun, nakayakap lang po sa bar niya yun. Bago sa dulo nito, ayun po yun. Magkasama sila lagi. Pero mas maganda kung masira to, palitan nyo na rin to. Para isang trabaho lang, okay? Magkasama tong dalawa. Stabilizer link, stabilizer bar, bushing. Pag sinabi po kasing bushing, puro yan goma, okay? Dito na po tayo. Shock absorber. Ayan po, ayan mga. Ito, panlikod. Panlikod po yan. Ito, dalawa, pangharap yan. Pangharap. Yon. Ano po ba trabaho niya? From the sa pangalan niya, malalaman kaagad natin, shock absorber siya. So, ina-absorb niya yung shock. Kaya ang tunog nito, pag nasira ito, pag. Ganun kaya, pag naluba kayo ng lalo pag malakas, naluba kayo, pag. Tapos, para na rin sa riding comfort ninyo, para hindi matagtag yung kotse nyo, sakyan nyo, kaya may shock absorber. Ngayon, pag matagtag rin sakyan nyo, patik nyo yung shock absorber nyo, baka sira na, kasi yun lang naman yung, ano, yun lang ang, si shock kasi ang nag-absorb nun, siya lang ang posibleng panggalingan ng sira na yun, pagka matagtag yung sasakyan nyo, okay? Kasi dapat swabbing, ano lang yun eh, nagbabounce lang, swabbing. E pag nalubak naman, lumalago po, pacheck nyo na po yung shock absorber nyo. Okay? Yun po yun yung trabaho niya, shock absorber. So, next po tayo, next. Ito po naman po, shock mounting. Nasa ibabaw po yan. Kaya shock mounting siya, sa ibabaw yan dyan, okay? Ito, iba-iba po yan, iba-ibang klase ng shock mounting, okay? Ito sa ano to eh, BIOS to pinalitan ko eh. Ito yata sa, kung na maalala, sa Toyota rin. Ay, hindi, BMW. Ayun, o. BMW. O, yun yung trabaho niya. Shock mounting po siya. Siya nakakabit na siya sa chassis nyo. Papunta rin sa, ano niya, sa shock absorber. Kinakapitan ng shock absorber. Pag nasira ho yan, nalagatok yan. O kaya pag naliko yan, may maingay, nalangit-ngit, lumalagatok. Kasi pansinin nyo, yung iba may bearing ngayon. Ano, ibang shock mounting may bearing yan. Ngayon, o kaya pag pipreno, bug, lumalagabog din, o lagatok, ito rin yun. Kaya pag nakaroon daw ngayon ng ganun, pacheck nyo kagad sa mga technician natin. Iba-iba pong ano, itsura ng shock mounting, okay? Ito na po yung mga common. Okay? So, yun po. Makita nyo. Sana naging familiar kayo sa mga pyesa natin. Pangilalim natin. Hindi pa po ito eh, iba-iba. Kasi yung ano, yung L3 iba rin po yung pangilalim nun. Ayan yung pagka may center post po rito, idler arm, yun lang naman na iba. Pero ito, lahat ng sasakyan common po ito, common na ano, na parts ng suspension natin. At lahat po yan nasisira o kadalasan nasisira. Wala pong sasakyan na walang ganito. Okay, kaya sana nakatulong sa inyo to. Naging familiar kayo rin sa mga pyesa na to, naiintindihan natin. Pwede naman po kayo magtanong sa akin, mag-comment lang kayo, okay? So, yun po. Magandang araw. Maraming salamat po.